h squared plus c minus x squared. So, itong side natin, itong quadrado, yun, c minus x, itong side natin, bc. Ngayon, ang gawin natin, so, c squared natin, c squared is equal to h squared plus, so, c, ngayon, skip natin, ako yun ito, so, c squared minus 2cx plus x squared. Law of cosine, yan. Ito yung pag-aralan natin ngayon at yung formula na meron dito. So, doon sa previous video natin, tinapos natin doon yung law of sines. And dito, tingnan lang natin kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. So, sa law of sine, doon sa sine formula natin doon, to solve triangle for which side, angle, side, or side, 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 yun yung given. Sa law of sine, hindi niya yun, hindi natin makukuha yun. So, sa law of sine, we cannot use to solve the law of sine in the triangle side, angle, side, and side, side, side. Kapag iyan ang given, hindi natin pwedeng gamitin ng sine. At ang pwede lang natin gamitin ay ang law of cosine. Na kung saan, yung triangle na merong side, angle, side, or SAS, and side, 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 or SSS, ang given, ang gagamitin natin doon ay law of cosine. Kaya naman, kapag may given na triangle, kailangan i-analyze din muna natin ano ba yung given at para madali natin ma-identify alin dito sa dalawa yung ating gagamitin. So, sa law of cosine, meron tayong triangle ABC dito sa right na meron mga opposite side sila. And the law of cosine states that A square equals to B square plus C square minus 2BC times cosine A. Then, dito, same, itong tatlo na to. Cosine B, cosine C. So, pag B, so B yung ilalagay natin. As you can see, itong unang part na to, parang ito yung Pythagorean theorem. Now, so, in this video, ipapakita natin paano ba na-derive yung formula na yan. At ang gagamitin natin ay yung Pythagorean theorem. So, tara, samahan nyo ako at pakita natin kung paano natin nakuha yung nabuo yung formula ng law of cosine. Pangalanan natin itong triangle A. Dito yung B. Dito yung C. Then, syempre, si A, meron yan opposite. Okay. So, may opposite side yan at nandito yan, si A dito, dito ay si C, at dito ay si B. And, gawin natin, magkaroon ulit tayo dito ng line, papunta sa opposite side ng angle C natin, yan. At yung point of intersection dito, lagyan din natin ng name, pangalanan natin yan na D, hindi natin yan D. Yan. At ngayon, itong side na to, si AD, gawin natin yan na X. X yung side na yan. So, X. At ito namang side na to ay magiging C minus X. So, ngayon, kunin natin yung triangle ngayon dito na triangle A. Ah, mali. Triangle B, C, D.
And dito, sa pagkakataon na to, kunin, gagamitin natin yung Pythagorean theorem. Ano? Yung sa Pythagorean theorem, ay meron tayo doon originally c square is equal to a square plus b square. So, ayan yun. At sa case na to, ang ating c, ang longest side natin ay itong a na to. At ang ating two side ay nandito itong c minus x at itong side dito. Pangalanan natin. Pangalanan natin itong height na to ng h kasi height din siya, altitude natin siya dyan. So ngayon, pag in-apply natin yung Pythagorean, pag sinunod natin yun, meron tayong a square is equal to okay, kunin natin yung h square plus c minus x square. So, itong side na to, itong part na to, ito yon c minus x. Itong side na to, yung bc. Ngayon, ang gagawin natin dyan, so, si-simplify natin, si a square is equal to h square plus, so, c, ano na yan, simplify natin yan, naka-exponent ng 2, so, c square minus 2cx plus x square. So, meron na tayo nito. At punta naman tayo ngayon, iwan na lang muna natin yung saglit at punta tayo sa triangle ACD. So, ito yon, ito. Yan, doon. And dito, yung longest side natin ay yung B. So, B square is equal to H square plus X square. So, yun yung H at ito yung X. So, yun yung ating nabuo dito kay triangle ACD. Ngayon, since may H tayo dito, try natin ito. Dahil since itong b square natin dito yung longest sides. Ito ang ilagay natin na dito sa left side itong h square. So yung formula natin magiging ganito. H square is equal to, since ito yung longest side, so b square. So subtract na natin yung on other shorter side na x square. So ngayon, meron na tayo nito. Mapapansin natin na dito sa una nating ginawa ay meron tayong h square. So, isa-substitute natin ito ngayon doon. Ipapalit natin doon sa h square. So, solve natin dito. So, meron tayong a square is equal to yung h natin, h square plus c square. Sinulat ko lang muna, cx plus x square. Now, ito, palit na natin tong h na to dito. So, meron tayong b square minus x square then plus c square minus 2cx plus x square. So, pag sinimplify natin yan, b square minus x square. So, since positive to, so, copy lang natin. C square minus 2cx plus x square. So, now, makikita natin, makakancel natin tong x, negative x square at saka positive x square. So, meron na tayo ngayon dito, a square is equal to b square plus c square minus 2cx. Yan. Kung napansin natin yan, yan yung ating magiging resulta. Pero, hindi pa tayo dyan tapos, syempre. Ngayon, balikan natin si triangle ACD. So,
kunin natin si cosine A. Yan. Ito. Ito yun. Ito si cosine A. Ngayon, kung cosine A yan, alam natin na sa SOHCAHTOA, ang cosine A ay adjacent over hypotenuse. So, in this case, ang opposite ng A ay H. So, adjacent niya ay X. At ang hypotenuse natin dito, o longest side, ay yung B. Kaya, magkakaroon tayo dito ng X over B. So, sa case na to, ang cosine A natin is equal to X over B. Ngayon, ang gawin natin, kunin natin yung X, itong X na to. At yun kasi ang ipapalit natin dito sa atin na buo dito sa taas kanina. Ngayon, pag kinuha natin yan, so napaliwanag ko na rin to sa previous video, pwede namang cross multiplication, no? Pwede natin both side multiply natin sa B. So, X is equal now to cosine A times B. Yan. O, pwede naman, pwede lang nang baliktad yan kasi multiply naman. Kaya ngayon, pag sinubstitute natin yan doon, itong X natin, so magkakaroon tayo ngayon ng A square is equal to B square plus C square minus 2C. Then, ito, ilagay natin yung value ng X dito. So, yan ay mangyayari ay B cosine A. Yan. Busog natin konti. So, kung mapapansin natin ngayon, ito, yan yung ating formula ng law of cosine. Isulat lang natin ng maayos dito sa side dito. Okay? I-rewrite lang natin. So, yung A square is equal sa A square is equal to B square plus C square minus, so doon si B, unahin lang natin yung order ng alphabet. So, B, C times cosine A. Ito ngayon yung ating tinatawag na law of cosine. Yan, ganyan na yun. Kasi yung formula natin, dun sa kaninang pinakita natin na slide, ganyan yung mga nandun. So, tatlo yun. So, pinakita natin na yung A square, ganyan yung formula niya. At same yun dun. Ngayon, kung kukunin natin yung B square at C square, so, ganun lang din yung ating gagawin. At ito yung ating formula para sa B square at C square. A, B, C. So, dito C, opposite side niya. Dito si A at dito si B. So, yung ating A square is equal to B square plus C square minus 2BC times cosine A. So, kung makikita natin, itong A natin dito ay same with the opposite side niya dito. So, ganun lang yung ginawa natin process kanina. Kaya kapag B square naman, so meron tayo ngayon ditong A square plus C square minus 2AC times cosine, sorry, cosine B. Yan, ito yung B natin dito, opposite natin itong side na to. So, consign naman tayo dito, C square is equal to B square plus A square. So, pwede lang natin yan magkabaliktad din. 2AC cosine C. Yan, yung C natin dito, ito yan. So, ayan, dyan natin na ngayon, derive na natin yung ating formula na dun sa law of cosine natin. So, ayan yung ating formula na nakita naman natin dun kanina sa ating isang slide na yung formula ng law of cosine. Kaya ngayon, so ganun lang siya na nakuha, na derive. Diniribe natin gamit ang Pythagorean theorem, kaya natin nakuha yan.
Okay, yun lang at maraming salamat and I hope na nakatulong upang maintindihan yung law of cosine. Okay, salamat!